Everyone, this is Lono Rocky and live with the Gua Police. Richard. Yes, Richard, how do you keep yourself fit and healthy besides your busy schedule? Proper diet po. Actually, hindi ako nag-rest. Wala talaga. Wala ako nag-rest. Tapos, every day, may time, mag-work up. Pwedeng 2 times a day. 2 times a day. Basta may time po. Basta may time. Kailangan kasi every day, pagpawisan tayo. Toxic sa katawan natin, just marilas. How about in the sports? Active ka ba sa anong sports? Opo, active po ako sa basketball. Basketball po tayo. And also, di ba yung mga pulis dati, is malalaki yung chan, yung traditional na pulis. Paano yung binago ng mga Gua Police ngayon na magkaroon ng mga abs? Usually, pag sinabi Gua Police o yung modern police, may mga abs na sa ito. Paano mo na-maintain yung abs? Kasi, disiplina sa sarili talaga. Yung pag-inom, ganyan. Hindi ka umiinom. Actually, umiinom naman ako. Kaya lang, moderately lang. Occasional lang yan lang. Kasi, everyday inom tayo lang. Hindi natin napapansin, tapos yung kain natin, pulutan natin, ganyan. Pangit eh, pangit eh. Kailangan talaga yung disiplina sa sarili talaga. Pagkain, mga healthy food. Yeah. And also, pag mga gym enthusiast or mga fitness enthusiast, may mga tinitake sila ng mga protein, mga whey protein. Do you take whey protein or whey supplement? Nag-take ako ng una akong pagsabak sa gym, eh, payat ako eh. So, kailangan ko mag-gain ng muscles. So, nag-drink ako ng nag-take ako ng serious mask para okay, mag-bulky ba. Pero ngayon, nag-take na ako ng whey kasi whey para sa... whey protein para ma-rip. Ma-rip yung muscles ko. Kasi naging medyo malaki na ako eh. Yung kailangan mag-start na maging gym enthusiast, di ba dati yung maliit ka, payat ka. So, ilan taon ba nag-start ng gym? Hindi pa ako police eh. Nag-gym na ako eh. Like mga 18-19. Yeah, 18-19 pagkatin pa tayo. Tapos ngayon, look. Ayan, punky na. Hard work yan. Ayan, nag-model na. So, ano pa yung mga aabangan kay Richard? May fit na show din kaya, di ba? Na mag-share mo yung mga fit. Ayoko pang magsalita ngayon. Pero it's like parang food and fitness topic. Food and fitness topic. Para sa fitness topic. Yung mga fitness topics ba based on your own experience? Or do you have na parang may mga nagsanang story ng ganito, nag-share ng inspirational story, or how do you conceptualize yung magiging show mo? Parang based on your personal experience ba? Oo, kailangan yun yung para maramdaman mo yung... kasi kailangan, nagkagaling sa'yo eh. Yung experience na gano'n. Yun. Okay. Yung mga, parang nandun yung mga tips natin para sa pagiging... Tips. Eh, ito na lang, last na lang. Yung skin mo, paano mo na-maintain yung medyo, sabi nila, wala daw pores. Pero ang finish niya, di ba? Yan kasi, parang... Meron ka mong mga... Parang, siguro parang skin. Hygiene lang. Every morning, before sleeping, you need to wash your face. Talaga meron ka mong ginagamit ang mga... normal na facial wash lang. Yes. Parang gano'n. Saka yung mga moisturizer lang. Ayan, before sleeping. Yan lang. Sige na. Sige. Sabi ka, wala kang pores. Parang depende yata sa phone yun, di ba? Sa phone. Okay. Pero tutunay talaga, wala talaga siya. Makinis si Sir Richard. Paano siya ang police? Ito na lang, one last lang. Di ba ikaw, di ba kumiso na kapulisan, umibilad sa araw? Ikaw ba, conscious ka ba sa skin mo na bawal mo bumilad sa araw, bawal sa ganyan? Ito kasi, higitin mo pa. Ito naman, pagdating sa trabaho, hindi ka naman makakapili dyan. Saan ka ng ganito? Hindi ka conscious, kasi ganun ka ihet, tapos masisira yung ano. Kahit mabilad tayo, servisyo tayo. Ito hindi ka talaga. Okay, so thank you Richard, and see you sa mga upcoming event. And once nyo, saludo. Saludo po. Saludo po. This coming February 17, I'll be portraying Edwin Makua. Oh, yun. The security guard na naging cum laude, na naging teacher. Ayun po. Inspirational. Inspirational. So, papanoorin natin si Richard kung paano siya maging Marte. Actor. Sige. Thank you, Richard. Thank you.